Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pag-uusapan natin ngayon yung tatlo sa pinaka matibay pero pinaka affordable at available na wall material para sa project mo. Check this out. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel at hindi ka pa follower, hindi ka pa nag-like sa Facebook page na Architect Ed, ini-invite kita na gawin yun kasi mayroon tayong mga videos, lecture videos tungkol sa architecture, construction, and project management sa mga platform na yan. So ano pang hinihintay mo? Subscribe na, follow na. Siyempre, gusto natin na maging matibay at mura yung gagamitin nating material sa bahay natin at ang isa sa pinaka kailangan at pinaka importanteng part ng bahay natin ay yung walls kasi yan yung nag-i-enclose sa bahay natin at isa yung element ng security. Kapag walang ang pader, hindi tayo secured, di ba? So kailangan matibay yan. Kailangan reliable yan. And at the same time, mas maganda kung mura yan. So maganda nga, o libre, no, yung materials. At pwede yun. I-discuss natin yung tatlo sa pinakamura at masasabi natin pinakamatibay na wall material na ito. Siyempre, umpisahan natin sa pinaka-common, concrete. Yung concrete walls. Pag sinabi natin concrete walls, pwede siyang ay concrete hollow blocks o kaya naman ay poured concrete, reinforced concrete. Bakit natin masasabi na mura ito? Siyempre, kahit saang hardware ka bumili, meron kang makukuhang semento, meron kang makukuhang buhangin, meron kang makukuhang graba, at meron kang makukuhang hollow blocks. Diba? At siyempre, hindi rin matatawaran ang tibay ng material na ito kapag binuo na. Yung building blocks, hollow blocks, tapos yung concrete na mortar, yung semento, yung buhangin, tapos siyempre, yung aggregates na gagamitin para sa framing niyan, sa foundation niyan, at yung cement plastering niyan. At yan ay fire resistant, excellent compressive strength, durable, at readily available nga kahit saan. Kaya masasabi natin super versatile itong material choice na ito sa iba't ibang application. Bahay man yan, o iba pang mga building types, pasok na pasok. Panalong panalo kapag concrete yung pader mo. Masasabing cost-effective ang concrete walls kasi nga, nai-design siya. Nai-design siya ng engineer. Kung gusto mo talagang matibay na matibay o kung gusto mo naman ay yung safe na design lang, economical but safe, may paraan. Available din siya sa iba't ibang thickness. Yung hollow blocks nga, mayroong 4 inches, may 5 inches, may 6 inches, meron din namang 8 inches. So, may variety ng design. Depende sa kung ano yung need mo. At yung design naman ng concrete, kung gagamit ka naman ng reinforced concrete na pader, may di-design din siya para maging economical, o mas matipid, o kaya naman ay mas matibay, pero mas mahal ng bahagya. So, pwede mo siyang ipa-design. Makokontrol mo yung strength niya. At the same time, no, matitipid mo rin siya. Ang kasunod na masasabi nating pinaka-matibay at pinaka-mura na wall material ay brick. Bricks. No, siyempre, mura to. Dapat, no? Pero siyempre, depende rin kung saan ka nandoon. Dahil itong brick ay gawa sa clay. Na available kahit saan. At dahil siya ay karaniwan na binibake, no? Made from clay or concrete na binake, eh maganda ang strength nito at durable. No? Isa pa, yung bricks are known for their
thermal insulation properties and can withstand high temperatures. Kaya nga sa mga kusina ng mga fast food, di ba? Doon sa lutuan nila, o kaya doon sa pinag-iihawa nila ng manok, anong material ang ginagamit? Di ba, bricks? Kasi nga, mataas yung kanyang thermal insulation properties. O, mura na siya, matibay na, at pwede pang maging komportable. Kasi insulation na rin siya at the same time. Kung lalagyan mo ng reinforcement, mas magiging matibay pa, no? Mas magiging rigid at the same time ay mayroong plastic property yung pader mo, no? Dahil nilagyan mo siya ng reinforcement bars, no? So yung brick, isa sa pinakamatagal ng material na ginagamit, gawa sa clay, kaya pwedeng maging available kahit saan. Kaya masasabi natin na isa ito sa mga pinaka eco-friendly at the same time pinakamatibay na wall material. Ang downside lang kapag bricks ang gagamitin mo, limited siya dun sa kung ano yung finish ng brick na yun. Hindi kagaya ng cement walls o concrete walls na pwede mong pinturahan, no? Kahit na anong gamitin mong finishes pwede. Sa bricks, medyo limited siya, no? Yung exposed na bricks, nilalagyan mo lang ng sealer or emulsion at pwede rin naman siyang i-paint, no? Kaya lang, yung itsura nga ng bricks, no? Medyo limited siya sa ganun. Nasa iyo na kung gusto mong plasteran. Kaya lang, added cost yun. Mas mapapagastos ka ng konti, no? Pero maganda rin naman yung itsura ng bricks, di ba? Yung mga brick wall, rustic ang dating, no? Medyo industrial. Kaya pasok pa rin sa modernong taste ng mga homeowners na kagaya mo. Eto, pangatlo, baka di mo inaasahan to. Ang pinakamatipid at pinakamatibay na wall material, ito yung number one. Sabihin ko sa inyo, ano yun? Lupa. Earth. No? At ang tawag dyan, kapag pinroseso na yung lupa, hinaluan ng stabilizer na tinatawag nating semento, ay rammed earth. Meron akong video about rammed earth na nandyan sa aking YouTube channel at pinost ko rin recently sa aking Facebook. So, halongkatin nyo lang. No? Nandun yun, no? Kung paano gamitin yung lupa para maging pader. Ang tawag nga doon ay rammed earth. No? Pinikpik siya. No? Kinumpak, no? Na haluan ng lupa or clay or soil tsaka yung semento. Yung semento, hindi naman siya yung nagpapatibay pero siya yung stabilizer. No? Siya yung nagiging bonding agent. No? Para yung lupa ay maging matibay. Parang bato. Matibay ba ang rammed earth? Oo naman. Yung isa sa pinakamatandang structure sa buong mundo, Great Wall of China, ang karamihan ng portions niyan ay gawa sa rammed earth. Ngayon, para makagawa ka ng pader, ihaluin mo yung soil sa stabilizers nga na semento. Pwede mo rin lagyan ng gravel saka ng sand. At ilalagay mo siya sa konting mixture ng tubig, no? Para siya ay maging workable. No? Pagkatapos may formworks o forma, at pagkatapos ilalagay doon yung mixture ng lupa at stabilizer o semento. Sa thickness na gusto mo, no? Pwedeng 8 inches magsimula or mas makapal pa. No? At pagkatapos, yun ay didikdikin, no? Pipikpikin, kukumpak. At kapag ka natuyo na yun, tatanggalin yung formworks at yun na. Nandiyan na yung matibay, affordable, at sustainable pa na material. At itong rammed earth na wall ay excellent. Excellent thermal mass. Meron siyang excellent thermal mass properties na pwedeng magbigay sa pader mo ng natural insulation. So, malamig pa yung loob ng bahay mo. Ang totoo, basic na basic lang naman eh. Kailangan mo lang ng pangpormang kahoy, pangtukod, pangclamp, lupa,
na binistay. No? Siyempre, gusto natin pinong lupa. Mas maganda nga kung kulay pula. No? At yung tinatawag natin na stabilizer, no? O semento. Pagkatapos, pag nahalo na yun at nalagyan ng kaunting tubig, ipapasok na siya sa forma at itatamp. No? Pwedeng kagaya ng nakikita natin, no? Mano-manong tamping o kaya naman ay hydraulic tamper. Pwede rin. Para mas mapatibay pa yung rammed earth, pwede mo rin siyang lagyan ng bakal na reinforcement. Kaya lang ang downside nito, yung finishes ay limited sa itsura ng lupa. Yan. At yung finishes niya, yung color, ay depende rin sa gagamitin mong klase ng soil. Pero, kahit hindi mo siya pwedeng pinturahan, maganda naman ang talagang natural na itsura ng rammed earth. So, makikita mo dyan sa mga pinopost ko na pictures na ito, no? Na very organic, natural yung itsura. No? Para kang nakatira sa isang organic na pader, na bahay, na ang design ay parang hindi tao ang gumawa. Parang nature ang gumawa. So kung trip mo yung mga ganyang itsura, pwede mong i-consider ang rammed earth. Mura na kasi pinupulot lang naman. Yung site mo nga, puro lupa yan. Pag naghukay ka, pwede mo nang gamitin yung lupa na nahukay mo at gawin mong pader. So for more information about rammed earth, panoorin nyo yung video ko tungkol dyan. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa aking YouTube and Facebook page. Sana magkita-kita po tayo uli. Hanggang sa susunod nating content, manood po uli kayo, i-share ninyo, i-like, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!